So one of my black fortune is our frown. So yan mga guys, ang first adventure natin ngayon for experiments pranking ay ipaprank natin yung ating isang kasamahan dito sa trabaho. So bali dahil dito sa trabaho namin, ako po yung kanilang team leader. So ang formula po ng pranking is kung paano po galitin yung isang kasamahan namin. So, oh no! Dahilan. Mga guys, mga kadudods, ang gagamitin kong dahilan para ma-pranking natin siya. Kaya yung inutusan ko siyang ipadala yung bigas sa bahay. Kasi ito yung mga kadudods. Bali, isang linggo po ako sa mga kapatid. So, mayroon pong bigay na ayaw ng bigas sa mga aming kumpanya. So, sabi ko, nung tinext ako ng ating supervisor, sabi ko, ipadala kay Victor. So, ngayon, hindi po siya sumunod, parang hindi na dinala. So, bali, isa kong kasamahan namin ang nagdala sa bahay. Dahil ako po yung kanilang foreman, so ako yung teacher nila. Ganun po nangyayari madalas na inuutosan ko sila na kung pupunta sa bahay. Kung ano man yung mga inuutos ko. Susunurin po talaga itong tao ito, si Victor. So, ngayon, susubukan natin kung paano siya magalit or kung magtatampo siya, kung ano yung maibig sa pasyon na ito na gagawin namin yung grupo. So, mamayang break time po, gagawin po namin yung aming experience sa kanya. So, itabayan nyo po mamayang break time namin, saka po namin ito gagawin. So, nakausap ko na po yung aking mga kasamahan, yung mga kasagwap dito. So, guys, sana maging successful itong aming gagawin. Ang paano namin gagawin ito. Oh, no! Papauna ko na. Ikaw, sorry ko. Ikaw ang muna namin ipaprank. Ikaw ang aming unang experiment to. So, yan mga guys. Mamaya po, pag break time, gagawin namin yung aming unang experiment sa pagpaprank. Yung mga guys, alas dos na po ng hapon. Break time na ng tropa. So ito na po yung starting ng pranking natin ngayong gagawin. So nakarindi na rin po dyan yung mga kasabuan. At nandyan na rin yung biktima. So titirahin na po natin. Nakakatawa to. Sana mag-successful itong gagawin natin prank sa ating isang katropa. So ngayon, ang gagawin ko, kunyari, ang unang entrada ko dito is parang total lang dito lamang kayo lahat. Mag-usap tayo parang meeting, sasabihin ko yung pipiliin ko sila anong una kong sasabihin, yung good news or bad news. Galing ka rin ba? Yun po yung aking starting na gagawin sa kanila. Total lang dito lamang kayo lahat. Usap-usap tayo. Natin kung ano yung ating mga gagawin. Tapos susunod ko po yung magpa-prank sa ating katropa. Yan po mga guys, mga kadudod. So, tara! It's joke time! Itahan na po natin. A few moments later. Ngayon tayo? Ngayon na? Ayan, total, nandito naman tayo lahat. Yan, papatayin ko lang itong ating meeting tayo muna, Okay, total, nandito naman tayo natin. So, dahil break time naman ninyo, anong gusto nyo? Papipiliin ko kayo. Good news or bad news? Good news. Good news daw. Good news. Sabi nyo, big news. Good news. Good news. So, papahuli natin yung bad news, ha? Anong good news? So, ang good news, kahit maulan, mayroon kayo. Dalawang oras na ote. Oh my God! Wow! Para makadagdag sa ano ninyo. Ay, good news nyo. Ayos na yan. Palma lang. Palma lang. Madagdagan yung ano nyo, yung ote nyo sa araw na to para ma makadagdag sa sahod ninyo. Mga ano sa pamilya. Palma lang. Pero
Ang bad news ngayon, yun lang. Yung mahirap, Brad, kasi sa tagal ng panahon natin pagsasama rito, lalo na itong mga nauna, so sa mga bago, okay lang eh. Wala akong problema sa mga bago kasi... Delikada, mata... Matagal! Kayong tatlo eh, pinagkatiwalaan ko kayo eh. Saya-saya, matagal na ito. Ito mga bago natin, ha? Wala tayong, wala pa naman ako. Ang problema sa kanila. So, ang ano lang dyan mga Brad, kasi... mga bago. Oh no! Siyempre, isabay ko na kayo sa meeting na to para wala tayong problema na darating pa, di ba? So, ito nga ang ano, masama kasi sumakit yung loob ko. Di ba, alam naman ninyo, isang linggo akong nawala. So, parang hindi ko naramdaman sa inyo na mayroon man lamang na malasakit sa akin na pumunta sa bahay or kumustahin ako. So, bali, isa lang yung nangumusta sa akin eh, parang yung bago pa, si Amata. So, Amata, salamat ha, sa pag-alala mo sa akin. Dalawang business nga sa akin na nag-chat, di ba? Yung bago, ay hindi ay yung mga dati, hindi ko alam kung bakit ganun. So, ang sinasama pa ng loob ko, nung pagbalik ko na, meron ako mga ano eh, na uli nga ng mga balita ba, yung mga kwento-kwento ba, na hindi ko lubos na ito, bakit ganun yung lumabas. So, kaya pala, nung nag-check sa akin yung supervisor natin, na ipahatid sa bahay yung bigas, hindi ako pinatulan ng isa nating katropa dito, na siya pa nga yung aking pinagkakatiwalaan sa tatlong ito. Halos iano ko sa kanya yung tiwala ko sa kanya. Naintindihan nyo ba ako, mga Brad? Oh, hell no! So, bakit ganon? So, pagpasok ko pa nung unang araw ko pa lang, may nagbiro na agad sa akin sa... na buti pa yung si Purman, hindi na yun makapasok. Kasi makahawa lang yun dito. Yes. Basta lang, Madrid, ba't ikaw magdadala niya doon? Sabi niya, alam ko na. Kasi may narinig kasi ako dito eh. So siya nagsabi noon, di ba? Hindi ko, wala naman sinabi ko siya. Basta pinanong sa akin. Wala, hindi ko magagawa yan sir. Na gano'n na bata ko pinadala niya sisiraan kita eh. Ano lang ako eh, nasaktan lang ako kasi. Siyempre, bilang tao, tapos isa kang sa pinagkakatiwalaan ko, tapos ganun lang pala ang sasabihin mo sa akin, tapos ganun lang pala. Huwag ka magsalita ng ganyan. Parang wala lang pala ako doon. Sayang mo yung pala hindi ko naman inaano na tulong ko sa'yo. Hindi ko inuungkat yung mga naitutulong ko sa'yo, kung ano man mga naibibigay ko sa'yo. Sana hindi ka nagsabi ng ganun sa tao, kasi masama yun, makakarinig nun. Lalo pa sa sitwasyon natin ngayon, pandemic ngayon eh. Wala akong sinabi ng gano'n sir eh. Naninira lang yun sa akin eh. Naninira sa'yo. No. Tingin sa akin pa lang ng mga tao dyan. Si Kuya, first pala, may ano pala yan. Ganun yung iisipin ng tao noon. Dapat nag-isip ka muna bago ka nagbitaw ng salita. Diba? Diba? Alam mo naman. Hindi ko magagawa ngayon eh. Na maniniwala ko eh. Nung maano mo kay Victor, nung ikaw, kung daw ang sisiraan, di ba? Sa mga loob ko, simpe. Kamusapin ko rin. Yun, sa aking foreman eh, na masisiraan ko, hindi ko magagawa yun. Nagawa mo na nga eh. Ginawa mo na nga eh, lahat eh. Di ba? Hindi ko ginagawa yun eh. Victor, ginawa mo na nga lahat eh. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi mo ginawa. So ano yung masasabi mo doon sa binitawan mo salita sa guard? Na buti na si Victor man, bag nang bumalik para hindi na makawa, anong masasabi mo doon? Hindi ako nagsasabi niyan pa rin na ganyan ang sisiraan kita. Wala ko sinabi niyan. Hindi ko alam kung sinong nanira dyan eh. Ngayon, masama na loob mo sa akin ngayon.
Masama ang loob ko talaga. Pero dapat hindi mo yan ginagawa kasi baka yung mga bago natin, yung mga yan, tutularan ka rin yan balang araw. Oh no! Kasi nagawa mo nga sa akin, samantala ang tagal-tagal mo lang dito sa Sapon, tapos matagal ka ng kasama namin dito eh. Sige na sir, hindi ko naman ano yan, hindi ko sinasabi sa kanila yun na maninira ko sa'yo. So pare, ginawa mo yun, pang sarili mo lang na dahilan. Sinabi, hindi ko sinabi sa kanila na ganun, kasi sa akin lang. Ano lang ako sa, basta sa sarili ko, hindi ako maninira sa ibang tao. Pero sa ibang tao, pero sa sarili mong forma, nagawa mong manira, di ba? Hindi ko magawa yan, sir. Malita na kayo, di ba, Bal? Hindi yun. Buti pa kasi, Bal, nahihatid yung bigas eh. Habit ko nga, Bal, sa'yo na rin naman kira, ayun naman niyang tanggap eh. Pinapasuyo ko lang yung kay Bal eh. Kasi nakabayad ako, sabi ko, Bal, nakabayad ako, Bal. Okay. Pasuyo lang kay Forman, Bal. Natanggap po yun, nasabihin mong nakabayad ka, natanggap po yun. So, inisip ko nga, okay lang. Pwede ko sabihin na... Oo, nag-isip ako kasi, nag-isip ako parang gusto, balikan ko kaya dito, sabihin ko sa kanya yung totoo kasi. Ako! Oh no! Oo, natawa-tawa kayo! Ikaw, Victor! Ikaw lang naman yung yan ako, si... Palmadid niya nakarating sa bahay eh. Noong nagkatig ng bigas, binibigay ko nga sa kanya yung 2 kilo bigas, hindi naman niya tinanggap kasi... Sana sa'yo sana yun. Oh no! Pinagbilin ko lang. Ikaw yung inano ko nun eh. Inano ko yung ikaw padalan eh. So, parang inano mo yung tiwala ko sa'yo eh. Oh. Pinaliwala mo lang eh. Oh, hindi no. Naman sa ganun sir. Kasi, pinagbilin ko naman kay Paring Bal na pasuyon ako Paring Bal. So, sinabi niya yun, Bal? Sinabi niya yun? Inano, nagtaka mo lang kung bakit inano sa akin na siya ang inutusan mo. Kasi sabi ko, Paring Bal, nag-bike kasi ako Paring Bal, sabi ko, pasuyo na lang. Kasi... So yun yung rason mo sa akin, yun yung rason mo. Na mapapaniwala mo ako nun. So kasi ang narinig ko, na natatakot ka pumunta sa bahay kasi nga nagkasakit ako. What? What the fuck? Yung ba yung ano, yung ba yung... Ah, wala yun sa akin. Wala yun sa akin. Hindi ako nag... Ang tanong ko dito, bakit sasabihin mong makakahawa ko eh, alam mo naman na nag-negative naman ako sa test ko, di ba? Paano mo sabi? Wala akong alam dyan, sir. Sinasabi, sir. Wala akong alam dyan. Wala? Bakit dyan yun ang inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Wala akong alam dyan. Kung sino ano dyan na tao nagnanira sa aking buhay. Hindi ko to sinasabi sa'yo na, ano, kasi alam mo naman na sobrang tiwala ko sa'yo na... Sinasabi ko sa'yo, pag mayroon tayong gagawin, ha, ikaw ang una kong, Victor, hindi tulungan mo ako, nandiyong ka palagi. Pero ang masakit nun, pag talikod pala ako, tinira mo ako. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ay, hindi ko magagawa yun sir sa'yo eh, kasi ako naman eh. Anyway, ang ano ni Victor, saka yung mga tao. Tapos nung kahapon, nag-ikot ako ng fire extinguisher, nakasalubong ko yung dalawang kasama natin dito. Tapos sabi ni Victor, ano raw? Kaya ka daw pinawi, ubo ka daw ng ubo sa opisina. What? What the fuck? Sinabi mo raw yun doon. Wala akong sinabi na ganun sir eh. Na ganun lang, ano, sabi-sabi nila kwento sa'yo eh. Ay, naninira lang sila sa aking buhay eh. No! God, please, no! 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 Kung magagawa yun. Huwag na pagpasok mo saan eh, pagpasok mo. Hindi ko magagawa yun eh. Ito, kasi sinasabi ko lang ito kasi sinasabi ko lang to kasi ano yung nararamdaman ko siyempre masakit. Tapos sana sasabihin ko na ito. Wala awat ha.
inyo, sasabihin ko na sa iyo kasi siyempre kailangan kong prontahin kita kasi tao kita eh. Hindi mo pa ako pwedeng tapatin ang harapan. Oh, siyempre, di ba? Di ba? Dapat nga yun, ililihim mo. Dapat yung mga ganun, ang mga ganun sitwasyon, ililihim natin yun para hindi na ma... Siyempre, nakakaya yun bilang foreman yun, di ba? Ako, leader mo. Tapos ganun pala. Para ang tingin ko dyan sa'yo, para isang aas na... Walang awat, ha? Walang awat, ha? Walang awat, ha? Teka lang! Una-una! Eh, malalim yun! Hindi ko magagawin, sir. Mabait ako sa inyo. Mabait ako sa inyo lahat. Nakikita namin mga bago kung gaano kabait sa inyo. So, ang problema kasi, inisip ko, bakit nagawa kayo ni Victor na magsalita niya sa mga katropa natin niya? Siyempre, ang pagtatawanan ako niya ng mga tao dito, dapat hindi mo yung ginawa. Hindi ko sinabi yan, sir. Gano'n na kwento-kwento, sir. Bakit silang naninira na sa sinisiraan nila ako sa sarili ko. So, okay na lang. Sasabihin mo. No. Kasi ko na, sir. Okay lang. Matatanggap mo ngayon. Sasabihin namin. Oh, wala. Kahit siya pa! Masama talaga, sir. Pindutin na rin yung notification bell para sa mga susunod pa namin adventure. Parang uwi na sana ako. Ay masama po kayo at mapanood nyo ang mga gagawin pa ni Kuya Bars at ng tropa niya. So, thank you sa inyong panonood. Sa...